Ayun na ba yung final battle cry na makikita natin at maririnig natin? Ito na guys, final win. Sa laban na ito, Paquito Goldlink. Para kay Marky. Muna nalo na kaya Blacklist. Pero, pambira pa kasi yung rin na ito na yun. Pwede kayo spice sa inaatay nila. Considering na, nung bago magkaroon ng change for the side of Onyx, napaganda performance niya. Given na maganda yung performance niya, ang hawak niya ngayon na hero is meron ng crowd control as compared to Nathan kanina. So, I'm thinking for Onyx, si Marky yung kanilang magiging seed of hope. Yes. Kaya okay, kailangan talaga nilang mag-focus on giving Marky that initial na space. Mm-hmm. Sa kwento ng mga multiverse na nauuso ngayon sa mga sa mga series at mga films, merong tinatawag na you are the one through variant. So, ito na ba ang one through Onyx na nating makikita ngayon na kay Marky ba? Kasi nag-agree ako kay Chantel. It is him na with this hero na hindi Harit, hindi hindi marksman, na has the ability to initiate as a Paquito. But this time, against a Jawhead, against Wise. May barats pa. May barats. Init na init dito sa Bane. Yep. I don't know if this is the good solution. For sure, lamang na lamang ang early stages para sa Onyx Philippines in a way. At lalong-lalo na kapag mag-go nila dito si Barat. So, kailangan mangyari dito is with their Grok, gamitin nila para sa opensa at makapag-farm si Kyrie. Tapos, again, mas madami dapat yung farm niya kaysa kay Wise. And the next problem here is, what if umabot nga sa late game? Pero mukhang, ganun ulit. Tingnan nyo, pinagpalit ulit XP lane ulit ang start para kay Oheb. Pa rin. It's the ano bang pwede nating tawagin? Ano bang pwede nating tawagin dito, Wolf? The switcheroo. Switchily. The switch lane. Combo, the switch lane strat for Blacklist. But that is Kyrie getting the turtle. All right. Sorry, the purple. All right. Ang naiisip ko ngayon for Onyx, ang isang pwede nang gawin since aggressive naman maglaro ng assassin si Kyrie, ang talagang gagalon lang sa kanila is si Bimo, Kyrie and Baloyski. Tapos since naka double fighter setup sila, doon sila gumawa ng banana split. As in, literal yung dalawang gilid. Yes. I-force nila, i-split push nila. Uh-oh. Considering na ang gagawin dito ng OMIV ay ni Haji ay manggulo from time to time. Mabilis lang naman sila mag-clean ng minion wave eh. Yun nga eh. So this is the meta game. Yung gold laner mo mag-start sa XP lane. Mm-hmm. Para sa, obviously, para sa XP. Pero actually, hindi lang laman yun ang titignan mo. Normally kasi fighters yung nandun. So parang, kung ikaw ay ranged hero, pwede kang lumamang sa matchup. And them knowing na gold lane yung Paquito, sabi nila itapat natin yung barat sa Paquito para meron din tayong lamang. So, Blacklist already solving yung kanilang mga problems. At ayan. At ayan. Of. Alam ni Edward kung paano gumalamay ang isang Paquito. Si Haji is sa try to go. Si Kyrie, wala nang skill si Kyrie ngayon. Pero yes, Edward again getting the first blood. Oh. Actually kahit si Haji nga masakit yung damage niya against Kyrie dito sa sa Lancelot early kasi yun yung kinagandahan ngayon sa lineup ng Blacklist International. Again for Onyx, ang kailangan nilang gawin is hayaan nila yung dalawang side. Kailangan talaga mag-poke dito si Baloy. Mm-hmm. Pag hindi siya nag-poke, iikot lang ang iikot si Haji and the Venus. Let's see kung gagawin niya ni Baloy kasi ang ginagawa ngayon ng Blacklist International, nauna na naman sila sa Turtle. Haji na mula dito. Galit na si Kyrie getting the Thorn Rose combo. Has objective eh. Uy, na-reset! Objective ay na-reset. Finally, hindi agad nakakuha ang Blacklist. Nandito si Venus. Flicker out para kay Bimo pero yung Theory of Everything plus the Super Position proc will hit Bimo. Marky trying to go for the purple. Sumusubok pa si Marky sa purple steal. Pero ngayon, for Onyx, maganda yung kanila nga nagiging initial rotation kasi na-force din na yung Blacklist International kanina na ma-reset yung turtle. And knowing that this is a total reset for them, si Marky naglalaro. Nakikita natin ngayon naman na si Marky din nagbibigay siya ng information for the side of Onyx. Okay. And it is very brave of him na sumilip doon sa may buff kanina. Pero turtle, nakaready mga teams. Since nakita niya lahat doon sa turtle, ginamit yung deadly catch ni Wise para easy turtle ang makuha nila. Pero babawi si Marky ng bahagya sa baba. Kuha siya ng energy shield. Pero nandito na. Nako, masyadong malalim. Nag-pop na si Venus ng Gloom. Dinala na si Aji. Takbo, Marky! Hindi na kaya ata. Kaya ba? Ooh. Kaya nga! Marky is alive! And parang 2011
7 lang, medyo bad boy! Medyo bad boy! Yun yung kailangan niya ibigay doon siya. Ang pag-asa para ngayon sa Oni, kailangan niya ibigay ang kailangan niya ibigay. Kasi nga lang, ang bilis! Yung B-Wise combo ay mabilis. Ito yung maganda sa Blacklist eh. Kapag nag-feel sila ng isang attempt, rekta kaagad sila sa second attempt. And exactly. Napapaliwala yung highlight na naigagawa ng isang player. Yun na no. Dinala si Wise. Tignan mo, dinala si Wise. Grabe, Venus, nagkauntugan. Pero, yun eh. Doon natin nakikita na for Blacklist International, they are really confident sa mga damage na pwede nilang ibigay against Onyx. And kita nyo naman si Wise kanina, nagpo-focus siya nung game number ng other game, more objectives kayo, so masama siya sa rotation. Nabaliwala doon yung survive, yung pagka-survive ni Marky, kasi Blacklist, they're still getting all of the objectives na kailangan. Kumukuha sila ngayon ng Rock Ursa, Venus with the aggressive Glooms, na may kasamang Johid. Alaka, actually, sobrang aggressive. Imagine, nag-turret dive ka dun sa may second tier turret, considering na meron pa nagpa-farm dito para sa side ng Onyx during that time. Siyempre, Marky flickering. Oy! Oh, the outplay. Pero sabi ni Ohev, hindi pwede yan. Napanood ko na yan. Ohev with a kill. And ngayon, Kyrie trying his best to get Haji. Haji, maiiwan siya dito sa pit. Pero yun yung deadly cash pang zone. Kyrie ngayon na namumula. V-Wise combo. Sino pa ba? Hawak kamay na naman. And Blacklist once again. Getting kills after kills after kills. Unti-unti na nilang naaamoy. Unti-unti na nilang naaamoy itong championship na to. Saglit lang. Dahil may laban pa pala. Nagkanakapan. Bimo with the initiation. Bimo with the grok block. Si Wise ay tatakbo na naman ngayon. Takbong gangster para kay Wise. Habang nag-aabol si Marky. Left jab, right jab. Haji with the Ursa block. The next level play in the words in the words of Duno. Rest in peace. The next level play. Para kay Haji. What a play. Grabe mag-micro. Kumbaga, yun yung mga desisyon na hindi mo talaga maiisip, pero yun yung gamer's instinct. Mm-hmm. And again, Blacklist International, kitang-kita natin ngayon how confident they are na sila dapat ang magdikta at sila ang kukuha against Onyx on this game. Daman nyo na pa yung aggression na ginagawa ng Blacklist. Unti-unti na nilang nalalasahan. Nalalasap na nila, abot na nila. Isang game na lang. Isang hinga na lang. And honestly, it's still an even ball game pero yung tempo ay nasa pabor ng Blacklist. Yes, bakit natin nasasabi na nasa Blacklist yung tempo? Dahil yung Onyx, may mga moments na gusto nilang pumalag pero para nauunahan sila ng mga decision making nila. Oh! Okay, pero makakakill ng isa. Oh, Bimo. Ang Onyx doon. Pero nako, worth it ba yon? Dahil pa rin. Iba pa rin ang B-Wise. Iba? Sakto yung circling eagle, no? Para lang magkaroon ng shield. The combo, the Bane Matilda. The flying Pogita as well. Oh, Pogita nga pala. Pero, again, Blacklist International, ito yung mga heroes na kanina pa nila ginagamit and very effective. Kaya natin nasasabi, momentum is on their side as well. Kaya, napakalalim na ng kanilang mga position dito against Onyx. Kanina pala pinupuntahan kahit hindi pa nila nasisira yung turret doon sa may mid. Pero ito na. Lumabas si Dlarski, naging dragon. Pero may inert yung dinosaur. Habang si Edward ngayon ang alahati ang buhay, si Bimo ay nandito. Pero may counter kung sinakairin naman with Phantom Execution. Nasa likod si Wise lang patubig. Walang tatamaan mga Sharkbait. Pero it's B-Wise standing tall. Nandito pa rin si Bimo. Oh, ay sa ng gilid. Switch account. Theory of Everything Entropy. Takbo si Bimo. Pero takbo din si Kyrie. Can Kyrie save the day? Hinahabol na siya ng B-Wise. Takbo na naman Kyrie. The flying pusit. The squid game. Kyrie with the phantom execution out. Kyrie survives. Wow. Nice block by Bimo. Naharangan. Pero Blacklist. Every time, actually kahit yung delay na yon na hindi mo mapauwi si Kyrie, malaking bagay na agad dito para sa kanila eh. Kuntin na natin ngayon, Blacklist International, sila ang lamang in terms of the gold. Pero sinasabi natin, it's still an evil ball game. Pwede dito makapag-contest ng Onyx. Kailangan lang maging maganda yung pasok ni Dlarski for every team fight na iset up sa kanila dito ni Bimo. Here we go. Klate ang buhay. Conceal para dito side ng Onyx. Makukuha pa rin ni Wise yung turtle. Pero ayun yung kagat ni Edward and monster kill na si Wise doon sa batang kinet. Tatlo ang nawala sa side ng Onyx. At si Wise, V
Filipinos, Haji and Edward standing tall. Nagpa-farm lang si OF sa gilid, hindi na nga siya kailangan. Hindi na siya kailangan na sumama. Kanina bago tayo mag-turtle, yung gold ng blacklist is at 23K. Mm-hmm. After the turtle and after those skills, naging 26K, unti-unting lumalapit para sa blacklist ang kanilang pagkapanalong gusto, pero sa Onyx, unti-unting lumalayo. Unti-unting lumalayo yung opportunity ng Onyx. At naaamoy na again ng blacklist. Nararamdaman na nila ang kampyonato. 8 minutes, hindi pa tapos, pero it seems like yung Onyx tuloy-tuloy ang arangkada. Sorry, yung blacklist, tuloy-tuloy ang arangkada sa laban na to. This is a big problem sa Onyx Philippines kasi yun lang, walang late game ang Onyx Philippines na kayang pumantay sa Nathan. Kung sakaling ito si Balayski makapag-farm, pwede. And then yung Pakito, hindi pa nila na-utilize na para silang may dalawang XP laners sa side ng Onyx Philippines. And Kyrie, ginagawa na niya yung lahat ng pwede as well as Bimo. But when it comes to the draft, lugi talaga sila dahil dun sa Barrett's pick ng Blacklist International. For this game, I think Marky Business is kind of closed kasi binabantayan din siya dito ni Wise. Uy, oh my! Okay. Napakasakit. Sumakit si Balayski. Pero nandito si na Edward at si Oh My Venus. Sabi nila, laban pa rin tayo. Flash cannon nilabas. Sakit. Shark pit. Pero yung dragon nandun din. Gusto rin kumagat ng dragon. Umiikot-ikot ngayon yung dragon. Oh! Knockoffs coming in for the one charge. Si Bimo! Kumakapit pa ang Onyx this time. Pero si... sakit pa rin ni Wise. Baloy! Masakit pa rin si Edward. At si Bimo na lang ang natira. Oh My Jay! Anong champa-champa sabi ng Blacklist International? Ito na ba yon? The defending champions. For the second time, magkakaroon ba tayo ng pangalawang two-time champion? Mabubuhay na mga players ng Onyx. Tapos na ito! Oh! Ano na? Blacklist saga continues! Oh my God! Two-time back-to-back! Wow, solid. Still! Champion. The champions of FPL! Blacklist International! Ah, grabe! History once again. Solid. Back-to-back. Two-time. And that's D-Wise. Solid, grabe, solid. And Haji is a champion! Finally, Haji is a champion. After all those seasons, Haji as a pro player, pumasok siya ng blacklist sa role na hindi niya talaga nilalaro. Mm-hmm. Look at the celebration, Wise. Huh? Oh my, Venus. Finally, wala ng halaman. Wala ng halaman. Wala ng halaman para kay Venus. Haji, ang tagal niyang hinabol to. Grabe, namumula din si Aeson. Namumula. Man, everyone, Blacklist International proving everyone wrong. It wasn't a fluke. Mm-hmm. Well-deserved. Sobrang nakita natin yung transitioning ng... alam mo yun, parang unti-unti silang naging champion form. Yan, ganda. Grabe. I think we're going ahead and we're gonna speak to Mara Aquino para sa ating post-match interview. Go ahead, Mara. Nandito tayo ngayon sa Players Room kasama ang inyong kampyon Blacklist International. Congratulations, Wise. Mukhang napaka-emotional mo ngayon. Sino yung kausap mo patingin? Family mo. Hi, guys. Bakit ka umiiyak ngayon? Kasi champion na.
May pera na ako pambili ng kahit anong gusto ko. Anong bibilin mo with your prize money? Ano, mga bagay na hindi ko kailangan pero masaya ako pag nabili ko. Wise! Champion kayo season 7, pero bakit parang mas emotional ka ngayong season 8? Kasi ano, lagi kong sinasabi kay Bina, magcha-champion ulit kami ng ano, nang hindi siya malungkot. Tapos ano, masaya ako kay Yaji. Kasi ano, since season 2 pa si Yaji, tapos hindi siya, kahit napakabait na player niya, hindi pa siya nakakapag-champion. Pero ngayon, nakapag-champion na. P! Walang halaman ngayon? Masaya ka ba ngayon? Yes, sobrang saya. Oh my God. V, gaano ka-importante ba sa'yo? You've been with Wise throughout the journey. Na ngayon, season 7, season 8, magkasama kayo getting your second trophy together with Blacklist International. Oh my God. Siguro naman ngayon napatunayan na namin kung gaano kami kalakas ni Wise. Okay, let's go to Coach Bon. Coach Bon. Coach Bon is tearing up right now. Coach, ikaw yung leader. You're the brain, the strategist of the team. Back-to-back champion. Para sa'yo, what does this mean to you? Gaano ka-importante sa'yo na makuha ang back-to-back championship? Sobrang napaka-importante ng championship na to kasi nahihirapan kaming kunin yung respect na kailangan. Yung respect na deserve ng mga players ko, yung respect na deserve namin, nahihirapan talaga kaming kunin. Ito na yun. Ito na yung senyales na please, ibigay niyo na sa amin yung na-deserve namin respect. Coach, mukhang napaka-solid ng buong koponan ng Blacklist International. Can you talk about gaano ka kasaya, gaano ka solid kayo? Wala akong masabi sa samahan namin. Sobrang solid. Hindi lang basta magkakapatid, pamilya kami. Sobra. Pamilya kami sa bootcamp. Hindi kaibigan yung tingnan namin. Hindi lang basta kaibigan, kundi pamilya. Haji! Coach, thank you. Haji, ngayon magkasama, ikaw yung bagong addition ng Blacklist International ngayong season 8. At agad-agad, nakuha nyo yung kampyonato. How does it feel to be with this family? Sobrang saya ko po. Na ano, simula season 2, ano, matagal ko na pong pangarap. Kaya po di po uminto sa ano, pagsali sa MPL kasi gusto ko po talaga mag-champion. Anong pinagkaiba ng Blacklist International kumpara sa mga koponan na nakasama mo dati? Secret na po yun. Secret na, pero mukhang masaya siya behind the mask. Edward, congratulations. Alam mo, share ko lang, nung MSC 2021, nag-grand finals kayo, pero aminado ka na sobrang nalungkot ka nung hindi nyo nakuha yung trophy. Pero ngayon, you're gonna be representing Philippines in the M3 World Championship. How does that feel for you? Sobrang saya po. Kasi ano, makakalipad kami sa Singapore. And gaano ka-importante sa inyo na ma-represent ang Pilipinas sa buong mundo? Mas mahalaga kasi papatunayin namin sa ano, sa buong mundo na Pinas lang yung malakas. Pilipinas lang malakas. Punta naman tayo dito. Ohev, come on over here. Itape yung kamay. Ohev, mabait ka na, no? Mabait na po ako. Anong ibig sabihin ng trophy na to para sa'yo? Kasi laragang inspired ako, i-champion yung ngayong season. Kasi kailangan ko talaga bumawi dun sa team, dun sa nagawa ko. Dahil dun sa ginawa ko na lower bracket kami. Kaya sinabi ko talaga sa sarili kong ibabawi kasi nabibigay ko sa kanila yung champion. Anong kagigil ka nung nagsimula itong Grand Finals? Sobrang gigil na po, lalo dun sa Omega, dun na nagsimula yung init nung laro, kaya nadala ko hanggang Grand Finals. At ngayon, punta muna tayo. Kay Eson! Uncle Eson! Edward! Dexter! Okay, Uncle Eson, Dexter, eto. Anong pinagkaiba ng Season 7 ngayong Season 8? Malaki kasi lalo na yung mga team ngayon. Dati kasi hindi ka naman kami tinitingnan, hindi naman kami inisip na hindi kami contender. Ngayon, halos lahat ng team nakatingin na sa amin. Tapos, since hindi nga namin sabi, chambalan daw yung last season. And yun, na-prove ng team na deserve talaga. Masaya ka ba? Oo, sumakit yung night.